Sinibak ni Bongbong Marcos Jr. si Cheloy Garafil bilang kaliim ng Presidential Communications Office o PCO. Manunumpa bilang kapalit ni Garafil si Senior Undersecretary for Strategic Communications Cesar Chavez mamayang hapon. Si USEC Cesar Chavez na papalit kay Garafil ay siyang naging Deputy Administrator ng LRTA ni Rodrigo Duterte. Siya rin yung government official na nag-sorry in behalf of Daily Tribune which published Maharlika's PDEA leaks documents from Jonathan Morales. Nabatid na itinalaga si Garafil bilang Chairman and Resident Representative Designate ng Manila Economic and Cultural Office o MECO. Papalitan ni Garafil si Silvestre Bello III, kilalang malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dati niyang Labor Secretary. Nagsilbi rin si Bello bilang pinuno ng Government of the Republic of the Philippines panel sa peace talks ng Administrasyong Duterte sa National Democratic Front of the Philippines. Magkagayunman, kitang-kita naman ang timing ng pagkagurgur ni Garafil. Ito ay matapos ng mapabalita ang sapakan at coke fight ng first couple. Dahil nag-leak ang pangyayaring ito sa publiko, malakas ang hinala ng ilan na dahil sa sinasabing puting ahas ni Maharlika na hindi nahuli ay isa sa dahilan ng pagsipa kay Garafil. Samantala, nauna nang tinanggi ng Pangulo na walang naganap na bugbugan at wala daw siya sakit, pero ilang litrato ang lumabas na tila may black eye si Marcos kasama pa ang bukol nito sa braso na tila isang dialysis patient. Ang mga usap-usapan na ito ay binigyan ng komento ng ilang personalidad sa social media, ayon nga kay Sasasutaye. Part of my training as a femme fatale of the KGB is to smell tripwires. That's why I didn't ride the bandwagon of this, code blue, charitism. That's why always be on guard of your emotions, anger and hate make you lose sense of a situation. All I can say is bravo Bongbong Marcos, well played. I appreciate brilliant tactics. Ayon naman kay Adrian Pascual ay BBM, do I look sick? Yes, Mr. President. Messages ng MSM friend, yan ang nasa isipan namin at ng ibang mga MSM reporter friends natin na andoon sa ambush interview. Natatawa kami sa isipan. Napatanong din kami sa isipan kung naka-foundation ba siya? Me, wawa naman BBM. Lagyan ng pulbo yan. Lol. Ayon pa sa kanya, ukol naman sa pagkakasibak ni Garafil ay naku, matagal nang ayaw sa kanya ng boss na babae. Yung ipinalit sa kanya ay last year pa dapat nakapwesto. Kaya nga binunot yan sa tren eh. I have to give it to her sa pagkapit sa pwesto that long ha kahit na napaka-incompetent ng buong team niya. Ang daming mga ensaymada na naman ang kinakabahan dahil nanganganib na mawawala na ang mga handlers nila. So, hindi na matutuloy pagre-resign ni Sir para bumalik ng Maynila, hihihi. Sa kabila ng mga kaguluhang ito, ang gobyerno ay nag-focus lamang sa dalawang bagay, Alice Guo at KOJC. Ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer na si Irish Bungisngis. Panuurin ang full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Anyari na sa presidente natin? Masyado yata yung pagkakasakal kahapon eh. Hanggang ngayon, aba, ngayon pa lang siya nagbe-briefing. Yung totoo, ilang araw nang bumabaha sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Manila, Antipolo, Rizal, bahang baha. Ang dami nang may namatay pang tao doon. Ano na? Yung presidente natin na pagkadaedaing pondo, hanggang ngayon nagbe-briefing pa lang. At tapos yung vice president natin na pinagkakaitan ng budget, ayun, nakapamahagi na ng relief goods niya. Yung food truck niya, ando na, pag-alagala na, ano na, Pilipina. Yun, ang problema lang, sana matuloy naman ng tao, kapag ipag kayo nagtatapo ng basura, dahil yung basura, yun ang nagbarang doon sa mga pump natin. Ano daw? Na huwag naman daw sanang magtatapo ng basura dahil nagbabara sa pump? Day, president ka, day! Ano na? Ikaw ang president, dapat ikaw yung matigas dito. Mag-impose ka ng kamay na bakal para maayos yan. Huy, hindi ganyan ang statement ng mga presidente, uy. Ay, tama.
tama kaya ang FPRRD na ikaw ay isang weak leader? Napanood nyo na ba itong video na to? Hindi ko alam, ako lang bang naiinis dito sa video na to? Wala naman palang konkretong, eh nako, wait lang, panoorin muna natin. An admission on the part of the DPWH that in fact a national flood control master plan still does not exist. Tama po ba yun? Walang konkretong plano ang gobyerno para solusyunan ang malawakang pagbaha. Yan ang inami ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa pagdinig ng Senado sa isyu ng paglubog ng Metro Manila sa kasagsagan ng Bagyong Karina. Sabi ni DPWH Secretary Emmanuel Bonoan, ang mahigit 5,500 flood control projects na iniulat ng Pangulo sa kanyang sona nitong Hulyo para sa immediate relief lamang. My goodness ha, immediate relief tapos ipinagmalaki pa sa zona. Kaya naman pala umabot ng 5,500 yung mga nagawang flood control. Eh mga repair-repair lang pala yon, mga pachi-pachi lang pala. Kaya naman pala wala tayo nakita na mga videos na pinagmamalaki nila na natapos nila yung mga flood control at ganun karami. Pero pinagtataka ko, asan napunta yung 1 billion kada araw? Yung kasi yung pinagtataka dun eh, 1 billion kada araw ang pondo, tapos ang ginawa nyo, patsi-patsi lang. Paano nangyari yun? Dito nag-init ang ulo ng mga mambabatas. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos, na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA, ay patsi-patsi lang. Hindi rin nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman, hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. Saan inilalaan ang bilyon-bilyon pera kapag walang master plan? How do you choose the projects? And imagine, pati mga dredging equipment, wala raw pambili. Huy, walang pambili, 1 billion nga yung ginagastos nyo araw-araw. Kada araw, 1 billion ang nakukuha nyo para sa DPWH. Ano nangyari sa Pilipinas, Sus Mario Josef? This government is draining the money of the Philippines. Walang mangyayari dito sa Pilipinas na to hanggat yan ang namumuno. Naku po, Diyos ko, mas masahol pa dun sa mga naunang administrasyon. Sa totoo lang. Where did Alice go? Well, hindi ko lang naman maintindihan itong Pilipinas, ano, itong government natin ngayon. Una sa lahat, di ba? I know, if I could remember, ngayon din yung 2024 na kung saan merong lalaki na gustong mag-travel ng ibang bansa, tapos hinahanapan siya ng yearbook. Aba, eh sino nga naman ang magdadala ng yearbook kapag magta-travel ka sa ibang bansa, aber? Siyempre, hindi natuloy yung lalaki dahil hindi nga napalagpas, hindi siya nakalagpas doon sa immigration. Pero ang pinagtataka ko, itong si Alice Guo na kinuntemp nila na pinaghahanap na meron daw warrant, nakalampas ng immigration. Walang CCTV, walang trace kung anong nangyari. Tapos lahat ng mga government agencies na responsible sa pagkakaalis ni Alice Guo ng Pilipinas ay walang masabi. Nagtuturuan na sila ngayon. Hindi ko maintindihan dito sa Pilipinas, ano, yung mga may kaso nakakalabas ng bansa, yung mga walang kaso at gusto lang namang magtrabaho at makapag-travel sa ibang bansa, eh yun pa yung hinuhold. Iba na ngayon. Binago na. Hindi ako na-inform. Nagtataka lang ako, ano. Ang tagal na palang nakaalis ni Alice Guo sa Pilipinas. July pa. Pero walang ebidensya na nakaalis ito. Wala ring CCTV, wala ring nakakita at wala ring witness. Ang ipinagtataka ko lang, bakit si VP Sara hindi pa nakakasakay ng eroplano? May mga ebidensya na silang ipinapakita. Mayroong CCTV at marami ring mga paninira. Aba, parang mali na yata. Parang baligtad na ang ginagawa ng gobyernong ito, ano? Kung sino yung mga kriminal ang siyang walang ebidensya at malayang nakakalabas-pasok sa Pilipinas. Pero kung sino yung gumagawa ng tama at kalaban ka ng gobyerno, aba, ikaw yung babantayan. Hihintayin na magkamali ka at pag nagkamali ka, boom, ayun, gagawan ka ng issue, palalakihin yung issue at i-impeach ka para mawala ka sa pwesto. Kasi threat ka eh. Maganda yung ginagawa mo kasi sa ano eh. Sa posisyon mo, gumagawa ka ng tama.
Yung hindi gumagawa ng tama, ayun ang kakampi nila. Ang sakit sa bangs. Ay, wala pala akong bangs. Ang sakit sa hair. Pilipinas, ang hirap mong mahalin.